Good morning, guys. Today is... Asan yung mga kasama ko? Saturday. January... Ay, January na naman ako. February 22, 2020. Tanghali na kami. Dapat 7 o'clock ang alis namin. Sasamahan namin si Kuya Palik namin sa dentista kasi diba naka-brace siya. May mga details kami itatanong kasi tapos na yung contract niya ngayon. Eh, may another 4 months pa daw siya. Samahan lang namin siya. Apat pala tayo. Apat tayo. Oo. Tatricycle kami. Si Kuya Palik, ako, si Kuya John. Iwan, may pasok si Amped. At saka si Alaliwan. Palabas pala. Tatricycle kami hanggang Payson. May FX pa ba? May UB pa? FX tuloy. May UB pa sa ano, Jessen. Wala na, no? Kung mapipilitan tayo na itong mag-jeep. Mag-jeep, tsaka sa... tsaka tayo mag-UV. Matutulog kasi sana ako. Antok ako eh. Tinanghali kami ng gising. Wala kasi palang tubig kagabi. Ay. Kaya tanghali na kami ng gising. Nagasikaso muna kami. Lagay ng tubig lahat. O si Brua. Good morning, people. Sabi mo ka. Good morning, ha. Good morning. The people of the world. So, ma'am. Dito na kami, guys. Diyan kami papaniko sa Tetsera. Dito kami sa may Remedios. Remedios to, diba? Ay, Remedios pa ako. Manila. Layo, ano? 2 hours ang biyahe namin. Ang traffic. Hanggat maaari talaga, ayaw akong bumabiyahe. Sa traffic, nagugugol yung panahon namin. Gugutom na ako. Bakit? Diretso siya doon? Oops. Sana wala pang ano, client, tayo pa lang. Ang hirap pagka may magpapabrace. Naku, ang tagal kapag may nauna sa amin. Okay. Tetsera. Finish na kami, guys. Pagdating ni Kuya Palik, siya nakaagad. Buti nga eh, no? Ang galing. Natanong naman namin yung mga details. Kung gusto nyong mag-topic tayo tungkol sa brace, pwede naman sa susunod, itatopic ko yun sa inyo. Ay, lalayo na naman. Tingnan ko yung layo. Sobra. Ang ganda nga daw. Ang layo. Teka, kasi nasa hagdan ako. Baka malagdag ako dito sa hagdan. Buti nga pagdating siya agad, kahit na may ibang client, nagugutom na kami. Tatalakayin ko na lang sa inyo sa ibang part yung tungkol sa kanyang brains. Hanap muna kami ng makakainan, tapos mabiyahin na naman, na malayo. Di pa kami nakauwi, guys. Punta kami ng Quiapo. Sisimba muna kami, tapos mag-iikot-ikot kami dyan sa gilid. Kainitan. Pero maghahanap ako ng payong para may panlaban tayo sa init. Tatawid kami sa kabila. O aking simbahan, at hindi makapakadating sa kanya kahit ang kapangyarihan ng kamatayan. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Iikot na kami dito, guys. Ang init. Pero, yun na mo. Wala na talaga yung paninda doon ng mga damit-damit. Pero dito. Saan tayo banda? Guys, dito kami sa bilihan ng silver. Pag gusto nyo magnegosyo dito, ayan yung Quiapo. Then, nakarin nyo to yung mga nagtitinda ng mga kandila. Dito lang, guys. Ayan. Pagbibili kayo dito, 50% off. Dami dito, guys. Lahat ng class. Ayan na yan. Binilang ko si Brua ng ano, birthstone niya. Teka lang, oo. Baka mo nga, ne. Suotin natin. Ayan, oo. 1,000 magkano? 1,050. 1,450. 725 namin nabili. Dito tayo sa ano, guys, Chinatown, Umpin. Bilihan ng mga gold. O, diba? Ang dami dito. Tawid tayo dun sa kabila. Ay, dito na ulit kami naglalakad-lakad, guys. Umikot lang naman talaga kami ng Umpin. Bawal mag-film doon, kaya... medyo ano, wala naman kaming bibilin. Kaya umuwi na pagkaikot. Bumalik na dito sa bandang Quiapo. Pupunta pa tayo dun sa ano, pinagbilan natin ang camera. Sa kanila.
Wag na, wala na yata. Umili si Kuya Jun ng tubig. Init, uunaw-unaw na siya. Hanap kaming prutas. Magandang dilag. Nandito pa kami sa ano. Bilihan ng pyesa ng bike. Nasa may kiyak pa kami. May tinitinit si Kuya Jun. Pakita ko daw yung maganda kong dalaga. Mukhang ulik ba? O, diba? Anong oras na ba? Ano o'clock? Alas dito. Yan, gutom na rin ako. Duna. Nagugutom na naman ako. Kumain kami kata sa 2:30. Daan kami ng SM Fairview, guys. Mukhang gagabihin na tayo nito, ne? Oops. Ang sakit ng liig ko. Nakatulog ako sa bus. Tulog ka din? Tulog din ako eh. Kaya ang ganda ng mood ko. Nagmamadali na si Kuya John. Nawiwiwi daw siya. Ikaw din, Lek? Ha? Wiwi ka? Kakain muna kami. Hindi ko kakain. Doon, sa food court. Gutom na ako eh. Nga, hanga pa more. Good. Bawo na rin. Ah, kasi gutom ka na. Ay, hindi. Hindi. Fresh. Fresh from the... Fresh from... Ay, hindi. Fresh from... May tahong. Ano na yung food namin, guys? Ayan. Kay Kuya Jun na yun. Pares kami ni Kuya Palik ng food. Ay, Japet. By GK na Shuswan. Kain tayo, guys. Sarap na ito. Mainit. Ito, guys, kapag kinakain, di ba, dapat haluin ng katulad gano'n, no? Kay Kuya Palik. Ayan. Nahalo-halo niya yan. Ayan. Tapos may spicy. Wala. Akin, kakainin ko to ganyan lang. Unti-unti kong kukunin yung nasa gilid. Tapos, ayoko na spicy. Ayoko na manghang. Bili kami yung sago, guys. Order na. Haching! Bahay na kami, guys. Kanina pa, 6:30. Anong oras na ba? 7:30? Parang, isang oras na nagpapahinga ako. Na-achieve ako! Hi! Excuse me po. Excuse me po. Hindi ko na-delete. Kaya muna, lahat naman tayo matching eh. Hanggat maaari talaga ayokong bumiyahe. Grabe guys, sa iyong biyahe namin, sa ano ka malulugi? Sa traffic. Ang layo kasi, di ba? From Caloocan to Manila. Di ba? Kung gusto nyo talakayin yung about dun sa pagbe-brace ng anak ko, baka sakali may ma-share kayo yung price, kung paano bayaran, kung ba't siya nagpa-brace, yung ganun, kung ilang taon bago tinanggal, kung anong patakaran doon sa pinunta namin, yung lugar na yun, kung ba't namin nakita, comment down below. Kung halimbawa, kung gusto nyo lang naman, di ba? Kung gusto nyo talakayin, pero siguro sa mga susunod na araw, pwede mag-share ako sa inyo yung mga gustong magpa-brace. Yung mga gustong magpa-retainer, yun ganon. Pero as in yung totoong brace at yung totoong retainer, di ba? Kaya ano, may tinanong akong details. Nabanggit ko na sa inyo kanina, di ba? Lahat ng anak ko siya lang ang nagpa-brace. Yung tatlo, hindi. Kasi yung tatlo, okay ang ngipin, pantay-pantay. Yun, may dahilan din kung ba't siya nagpa-brace. Pero talakayin natin sa susunod kung gusto nyo nga malaman kung bakit. Alam nyo ba guys, kung papakita ko lang sa inyo itong bag ko, ang laman lang naman nito talaga is puro mga papel. Ako yung tipo ng taong may alcohol, may dalang alcohol si Pali ko, alcohol ang laman nito. Ako yung tipo ngayon na, ewan, kung maraming nanay na katulad ko, wala akong dalang makeup, wala akong dalang pulbos, wala akong dalang cologne, hindi ako nagre-retouch ng mga pulbos pag nasa biyahe. Kung ano yung pag umalis ako, yun na yun, wala nang ano yun, wala nang retouch, wala na. Timokulong, hindi ako nagdadala, wala talaga, as in, kung papakita ko lang sa inyo to, ang laman nito is panty liner, pitaka, wala talagang laman to. Ang laman lang, ang hindi ko lang makakalimutan lagi, kating ko, at saka Efica scent oil. Iniwan ko yung Efica scent oil kasi minsan tumatapon sa bag ko. May natapunan nga to banda eh, kaya lang ewan nawala na. Kaya, dito na ako sa kwarto, nagpapahinga ako. Sumasakit yung ulo ko, kaya hinanap ko yung kating ko. Kasi medyo nalipasan ako ng gutom kanina. Alam mo yung kapag nalipasan ka ng gutom, tapos una mong nainom is malamig na tubig. Pag may edad ka na, ganun guys. Kailangan ang una kong ihigupin sabaw. Ang tagal dumating nung sabaw eh, kumain lang naman kami sa karinderia turo-turo, yung unang kain namin. Ang sarap kaya ng mga pagkain nila.
Ang sarap ng ano, sarap ng ulam na nabili namin. Plus, mura pa. Apat kaming kumain, 200 plus lang. Parang 245 lang. Ano yun? 245 lang yung ano namin, guys. Yung kain namin sa una. Yung sa mall, yun ang talaga mahal. Si Kuya Jun ang hinayang. Pero sabi ko, gusto ko kasi yung malamig. Kasi pag sa karinderya, mainit, di ba? Pag sa ano, malamig sa mall, malamig, ano. Pakita ko sa inyo yung silver niya. Ito yung silver niya na nabili namin, silver accessories. Ilang beses kong ito binibili, lagi nawawala. Ayan. Ano niya to, guys? Birthman. Ito. May sing-sing. Tapos may, ano, may hikaw. O, diba? Nikita. Ay, ayan. Diba? Ayan. Kung gusto niyo bumili ng silver, yung mga gustong bumili. PM is the key. PM is the key. Alam mo, nagbibente. Ano, doon, doon sa tinuro, doon sa tinuro ko. Yabang nga, o, diba? May bago kasi siyang, ano, set na silver. Yung kamay, pakita mo sa kanila yung kamay. Kamay na may... ano ba yan? Ewan, kung hanggang kailan tatagal yan sa kanya. Sabi ko, ingatan. Para ano, hindi ko na siya bibilan talaga, promise. Hindi ko na siya bibilan. Kasi meron siya dyan, hikaw na ginto, bihira lang suotin. Tsaka yung iba kong kwintas, pinasusuot ko sa kanya. Yun na yung vlog ko ngayon, guys. Sabi ko nga sa inyo, kung meron kayong gusto talaga, mas mahaba pa yung ibinahin namin. Ang traffic sa Pilipinas, ano? 8 kami umalis, 10:30 kami dumating doon. O, di ba, biro mo yung Manila to, ay, ano, ang tawag doon, papakwento na naman ako, Caloocan to Manila. Pero kung walang traffic, minsan naranasan namin bumiyahe ng New Year yata yun, isang oras lang hanggang doon, na walang tao. Akin na yung candy dyan, magkikendy ako. Binigay niya sa akin Goya nung Valentine's Day, di ko pa nakakain. Mabubulok na yung dalawa. Hindi, hindi niya mabubulok. Igalang ako dito sa kwarto, tas mamaya, wala mo masyadong ligpitin kasi wala masyadong kalat, walang ano dun. Nanood silang pelikula, kaya nandito na ako, guys. Pasensya na po, hindi po ako nakasagot ng mga comments. Thank you po sa lahat na nanood ng aking vlog. Thank you po sa lahat na sumusubaybay ng kwento ng aming buhay. Next time, pag wala akong i-vlog, i-vlog ko yung, ay, kwentuhan tayo about brace. Yun talaga, yun brace. Guys. Yung mga gustong malaman, yung mga gustong magpa-brace, diba? Para medyo pa-social effect. Yan, diba? Wala, social naman talaga tingnan pagka may brace, diba? Pero, hindi pala ganun kadali. Hindi pala basta-basta nagbe-brace ang totoong mga dentista. Hindi basta-basta nagpapa-retainer. Hindi ganun kaano. Yung makikita nyo lifetime na naka-retainer, hindi yung totoong retainer. Hindi yung naaayos yung ngipin. Dekorasyon lang yun. Iba yung talagang naaayos yung ngipin. Ang haba na itong ano ko. Pasensya na, guys. Salamat sa pakikinig ng kwento na aming buhay. Ingat kayong lahat. God bless. Super pagod ako at super sakit ng ulo ko. Gusto ko na matulog pero hindi pa pwede. Bye! Ingat kayong lahat!